Dudang duda po ang mga netizens dito sa bagong mga nanalo. Dalawa, mga nanalo sa loto. Okay. Mukhang pinagkakatuwaan talaga ang mga kababayan natin netong PCSO. Marami na rin pong naibunyag si Maharlika na hindi naman talaga totoong may nananalo. Yung mga kwento daw kasi nila netong mga nananalo, napaka unusual. Hindi ka panipaniwala at halatang scripted. Pati daw etong mga pinapakita nila na video ay sobrang edited. Halata pong edited daw. Yun ang nakikita natin, nababasa natin sa mga reactions ng mga netizens. So saan na pupunta yung mga panalo na yan? Abay nako po, siguro kahit hindi ko nabanggitin, alam na natin. Ang nangyayari nga daw yung mga, eto yung mga ganitong nasa picture nila, photo op nila na kuno ay nanalo, sila daw yung mga bagong or additional na mga bagman ng kung sino man. Diba? Well, ganun eh. Kung naalala nyo rin po, noong nakaraang taon, may isang insidente na sobrang dami yung naghati. Sobrang dami yung nanalo. Okay, siguro parehong nangailangan yung mga nanalo na yon. Kadalasan daw ay nasa gobyerno rin talaga yung mga nananalo na yan. Diba? Kasi etong kwento na ito, etong kwento ng netong nanalo ngayon, ay talagang hindi ka panipaniwala. Yan po ay ayon sa mga netizen, ayon sa mga kababayan natin na araw-araw tumataya sa loto. Ito, kahit anong numero na lang. So ito yun kasi, the winner from Caloocan said she remembers asking her husband to rush to the nearest Lotto outlet to purchase at least one entry for the June 6:49 draw pala, as the branch was about to close for the day. Diba yung kwento na, oy, pasara na, ihahabol na, or ihabol natin, kahit anong numero daw. Sabi ko sa asawa ko na kahit anong numero na lang, basta ihabol mo. Tapos, tumama pa pala kami ng jackpot. Yun. Maigi pa siguro wala nang mga ganitong kwento. Dahil, naku po, yung mga sanay na sanay tumaya sa loto, alam nila na ito ay napaka-imposible. Alam nila na karamihan sa mga tumatama, dati pa, ay yung tipong inaalagaan yung numero. Ako kasi hindi talaga tumataya sa ganito. Pero yun nga, inaalagaan daw nila yung numero. Tapos, naniniwala na balang araw ay sila talaga ay papalarin doon sa numero na yon. Yan daw ang pinaka madalas nangyayari sa mga nakaraang taon na nananalo sa loto. Pero ngayon, iba na yung kwento. Diba? Bagong or first timer, meron pang ganong kwento na first time magtaya, tumaya sa loto, eto naman, kahit anong numero na lang, ikaw bahala. Diba? Napakaswerte naman. Meron nga komento dito na kuno ay isang taon na niyang inaalagaan yung kanyang numero na yon at siya ay naniniwala na posibleng manalo yon. Maliit ang chance, totoo yon. Sobrang liit talaga. Suntok sa buwan na tinatawag. Kahit nga doon sa, dito kasi sa amin, meron pa ending doon sa basketball. At meron talaga silang inaalagaan na pair of digits. Diba pag ending, ganun lang. Pair of two numbers lang. Anyway, so ganun. Inaalagaan, pero yung basta-basta ka lang, na, okay, etong tatayaan ko, random lang, mahirap talaga eh, mukhang hindi to ka panipaniwala. So alam na this.